Welcome to Star Creators Chat with Anton and Anding of A Love to Last, Miss Bea Alonzo and Mr. Ian Veneracion. Yay! Few words lang to welcome everybody. Hi everybody! I hope you're having a great day just like us. Sir, thank you sa lahat ng nanood ng A Love to Last at sumusubaybay. Sa lahat ng kasama natin na nanonood sa ating Star Creatives Chat, for A Love to Last, ang hashtag po natin para mabasa namin ang inyong mga questions, comments, at inyong love for us ay hashtag A Love to Last, move on na. Ayan. So, tanungin na natin si Anton at Andre. Ganyan po sila talaga. Ayan. Anton and Andre, anong feeling nyo na maraming nakaka-relate sa mga characters nyo? Yun naman yung unang feedback. Nakaka-relate ako kay Andeng, nakaka-relate ako kay Anton. Nakakatuwang pakinggan kasi yun talaga yung intention ng show for a lot of people to be able to relate. Kasi ang tinutukoy talaga namin dito yung core audience ng Star Cinema, ng Star Creatives, which are the people who are hardworking at yung mga tao na nagbibigay ng pagmamahal nila ng buong buo, nasasaktan, bumabangon, ganun. Nasasaktan, bumabangon. Yun, at yung intention din from the very start is yung characters, hindi siya maging caricature. Para maging real people talaga. Ano yung favorite character trait niyo from Anton and Andres? Ako yung pagiging positive ni Andres. Regardless kung gaano kapangit nung araw na yun, yung gaano kapangit ng mga pangyayari talaga na gagawa niya. Nakikita niya yung silver lining, nakikita niya yung magandang epekto ng bawat pangyayari. Ako naman kay Anton, yung pagka-responsible niya in any situation, kahit na nasasaktan na siya, ang dami, kinoconsider niya pa rin yung the big picture. Palagi sinasabi doon sa show, yung laban. Yeah. Laban! Kailan ka last na lumaban for something? Every day, lumalaban ako to be better. I strive to be better all the time. Every single day I wake up, I strive. Wow. So, lumalaban ako every day. Ayan, wow. Tandaan nyo, ha? Laban lang ng laban. To be better. Sir, kayo, ano nilalaban nyo on a daily basis? Mas chill ako kaysa sa kanya. So, driven na, mas driven. Driven ka rin naman. Driven ba ako? Pero yun, sa pagdating sa craft, yun, every scene counts. Parang sa akin, you only have one chance to do this scene. And it's recorded. It's gonna be there for a really long time. So, wala. Parang gusto mo syempre pagbutihin kada eksena, kahit na short scene or importante o hindi. It's just one chance. Pero kahapon maraming hindi nag-chill dahil sa first time nila napanood ang pagkanta. Ay, grabe to. Nagkagulo. Nakaka-in love siya kapag kumakanta. Oh, ah. Ano punchline mo? May punchline. Ay, ganyan siya, gumuhat niya tapos bigla. Hindi, wala talaga. Ganun? Wala talaga. Matutuwa talaga yung mga nasa faculty na naman niya. Yun ang pagkakuntuhan nila sa family. Yung mga t-shirts. Yeah, ganyan siya kalutip talaga sa akin. Pero marami nagulat na ang ganda pala ng boses ni Ian Veneracion. Oh. Anong preparation? May preparation ba yun? Wala. Ha? Hindi naman ako mahilig. Mahilig ako tumugtog. Pero hindi naman ako masyad mahilig kumanta talaga. Pero because the role calls for it, marami pa bang ma-expect na kantahan? Sa show na to, oo, dahil yun ang role ko eh. Gumagawa ako ng music and yun eh, part talaga ng character ko yun. Tsaka magaling siya mag-piano, magaling siya mag-gitara, magaling siya magpinta sa totoong buhay. Tapos, nagpa-paragliding pa siya, tapos marunong siya mag-fly na. Diba? Talented? Sobrang talentado. Oh. Talentado. Ayan. Tatanungin lang namin kayo kung agree kayo sa mga naging desisyon
ng mga characters nyo sa show? At bakit? Or hindi? Kay Andeg, tama ba na hindi niya binigyan ng chance si Gerald? Actually, kung babalikan mo yung eksena nung breakup nila, dalawa, tinanong naman niya kung mahal niya ba yung babae niya or hindi, kung nagmamatter yung babae niya. Pero hindi niya masagot eh. So, dun pala binigyan niya na ng pagkakataon. Pero mahirap naman kapag yung pag minahal niya na, muna sana kung parang na-betray ka ng just because hindi niya napanghawakan yung nararamdaman niya that specific moment. Iba rin kung inalagaan niya yung tuksong yun at nag-turn siya into love. So, siguro tama yung decision niya. Eh, paano yung kung sinabi niya, chicks ko lang yun, dapat ba siyang pinag-give na yan? Serious lang ako. Hindi ko alam, kaya nga ako nag-artisa at hindi ako nag-script. Oo ba? Paano kung parang sinabi niya, wala yun, ano lang yun. Ako, nalagay mo na naman ako sa mga kung ano dito. Sa tingin mo ba tama yung naging decision niya? Sa tingin ko tama yung naging decision niya. Whether minahal niya yan o hindi, I mean, ikakasal sila tapos nagluloko ka ng ganun. Wala, you don't deserve her. Ayan, oo. Oh, tama yan. Si Anton, sapat ba yung efforts na ginawa niya to win Grace back? Oh, ako nag-agree ako kay doon sa character ni Anton na tumasya na effort pero since si Grace is so confused and hindi niya alam ang gusto niya doon sa buhay niya, hindi niya alam kung mahal niya si Anton o hindi, hindi niya alam kung mahal niya yung mga anak niya. Siguro tama lang na bigyan siya ng space at ayaw mo, huwag mo, pahala ka sa buhay mo. Ikaw, sa tingin mo ba, sapat yung efforts na ginawa ni Anton? Ayoko naman. Para humabol pa siya at para ipaglaban niya yung... Iba kasi pagka-marriage na siguro yung binag-uusapan. Iba, parang hibot, there's no turning back. Parang nagbitaw ka ng vows sa harap ng Diyos at sa harap ng... Hindi ko. Lahat ng tao nagmamatter sa'yo, so... I guess, grabe rin naman yung effort na ginawa ni Anton. Ito, mas masarap pag-usapan. Tama ba naging desisyon ni Grace na umalis to find herself again? Ano sa tingin niyo? Ako, hindi ko alam kung ano nakaramdaman ni Grace kasi always confused siya at lahat. Wala pa kasi dun sa part na hindi ko pa alam yung characterization ni Grace. No? What pushed her to do that? Kasi wala pang backstory, wala pang... Pero sa nakikita ko ngayon sa story, medyo naaawa talaga ako kay Anton. Medyo mahirap siyang intindihin. Dun sa surface ha. Kasi parang kung gusto mo palang hanapin yung sarili mo, sana hindi ka pumasok sa marriage. Sana hindi ka nag-anak ng tatlo na iiwan mo, diba? Pero at the same time, baka naman papunta siya sa... Baka she wants to also... Crisis, so ano man. Maybe she wants to be better for her to be able to raise the children well. Ayaw niya sigurong broken din siya while raising her children. Kaya naman maraming pumupuri sa A Love to Last dahil lahat ng characters nila walang masamang masama. Lahat nakaka-relate. Mm-hmm. Binibigyan natin ng chance ang lahat para makita all the sides. Yeah. Diba? So, eto na lang. Ano ba yung sa tingin niyo kailangan abangan ng mga audience sa mga next episodes ng A Love to Last? Bukod sa Germany? Oo, yes, ha? Sa doon. Yung pagiging magkaibigan muna ni Andeng at ni Anton. Kung paano ba sila magkakakilanlan, paano ba nila ma-affect ng isa't isa, paano ba nila ma-inspire ng isa't isa. Tsaka yun, yung sayaw nila, na nagtatansyahan sila. Purong sulong. Gusto naman nila yung isa't isa, pero yun nga, parang hindi mo rin alam. Grabe, from my point of view, mag-work ba to, parang wala pa siyang ganun kadaming experience when it comes to relationships. Ang tingin niya kay Andeng. And si Andeng naman, siyempre, tingin niya sa akin, parang tito ko lang. Parang ganun. Para siyang emotional cha-cha. Emotional cha-cha. The dance of love. Yes. How do you inspire each other? Sinabi niyo na kung paano nai-inspire ni Anton si Andeng at vice versa. Kayo, how do you inspire each other to work very well dito sa A Love to Last? Kasi Papa E, grabe yung ano niya. Yung, natutuwa akong kaisena si Papa E because alam mo na he really puts
thought into what he does. Hindi yung parang gagawin lang. He asks questions, valid questions. You know that parang he cares about his characterization. And it pushes me to do better also. Ako, I appreciate the fact that it's so easy to... Kasi when you have a scene that you're in love with someone, for example, you have to really... it's your job as an actor to find something that you love about the person. And, I mean, look at her. It's so easy to find. Ganda, may bahit, sexy, may punchline din yan. Itataas niya rin ako, ibabagsak niya rin ako. Bukas na kita ibabagsak. Ano yung biggest compliment, the best compliment you got from the first three episodes of Allowed to Last? Sa social media, or sa friends, or you people you work with? Yung pinost ni Miko. Pinost ni Miko, nakakatawa yun. Ano sabi niya? Ewan ko, nasa tawa kami ng tawa sa set kasi ano pinakita niya na nasasabi ng ano na parang sumasabog yung ovaries. Tawa kami ng tawa. Kasi pag na-imagine mo yung dinidescribe niya, wala, tawa kami. Nakakaiyak yung kanta, pero sumasabog ang ovaries. Nakakatawa, may narinig nga ako na sabi nila si Iza Calzado lang daw ang nakakaiwan kay Ian Veneracion at kay Piolo Pascual. Tawa yun. Iba klase yung babae nila. Mataas ang standards. Pero bago yan, before we go to the next part, tignan muna natin kung ano yung mga questions from online. Inuulan na nga tayo ng mga likes at puso sa Facebook. Ayan, dami nagpapa- grabe, yeah. Inuulan, grabe ah. Ano, ang dami nagpapabate oh. Question ba o bate? Ang question sa ka mga bate rin, parang galing kay Ethel Bueno, why so maganda Ate Bea? Wow, why? Thank you naman. Sagutin mo, why? Why so maganda raw? Ayan, meron pa dito parang, tara na, Twini, rampa tayo ulit. Twini mo raw, Miss Bea, si Kathy Glinoga. Hey, Twini. Ganda mo, Ate Bea. Congrats po both Ian and Bea for the A Love to Last. Oh, ang daming nag-aano talaga. Umuulan ng likes at puso sa Facebook. Sa Twitter, kung gusto nyo magtanong, pwede gamitin ang hashtag A Love to Last. Move on na hashtag din for tonight's episode. Yes. So anyway, ito, bagong-bago to. Wala pa nakagawa ever nito. Magsasagutan po sila ng lyrics ng theme song ng A Love to Last. Grabe to. Grabe. So ano muna dito? Anong emotion? Anong gusto? Dapat na iba-iba yung mga emotion. Hindi mo alam kung anong premise. Pero may continuation. So kung halimbawa, gawa tayo ng eksena. Ayan si Direk Bea. Kunyari, dapat sobrang layo dito sa sasabihin. So dapat inihi ka na papaihi. Tapos hindi mo alam kung paano ka lang labas dito. Kasi nagpapaalam kasi hindi kita naiintindihan. Sige. Ganun yung eksena. Ganyan. Ang galing. So, gusto mo akong kausap? O kaya banyo-banyo ka na para mas mataas. Gusto mo mag-wiwi? Hindi pero, mag-wiwi. Yung number two. Number two. Hindi lang number one. Number two. So, ikaw? Nag-LBM ka. Pero ikaw, siniseduce mo ako. Oh my God! Grabe! Uy, online tayo. Baka mamay SPG naman yan. Yun yung lines mo eh. So dapat sinisubuse ko. Ako hindi pwede kasi kailangan ko ng... Diba? Ayan, ganyan tuloy. Sige. Kasi naman yan. Tandaan po natin... I accept the challenge. Naniniduce si Andeng habang nag-LBM si Anton. Yan. Grabe yan. To. Yan ang premise natin. Sige. An LBM to last. I like that. Kalokohan mo kasi. Ano, binasa na lang natin. Ang dami yung kung ano-ano eh. Ayan. Gagalingan nila to. When you're ready. An LBM to last. Starting. Anton and Andy. Hindi ka may enter frame? Ay, wow! May enter frame pa! Ayan, okay. Grabe, ginagaling na! Ay! Huwag ka nga, no! Let's be professional here. This is so exciting.
Are you ready, Papa? I'm ready. 1, 2, 3. An LBM to last. Starring Anton and Ande. Kakaya, sandali. Yan yan po talaga. After skew. Okay. Okay na po. Hindi ko alam ano yung sabi ng after skew. May sabi na I'll cue you. Ah, yes. The actor will cue me. Okay, ready na po, Derek. Ready na po. Okay na po. Okay. And LBM to last. Action! We're all just nearly passing through. Doing what we can do in a life. We have more than one adventure to do. More than one dream to make in our life. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love. We're fools. We sometimes do crazy things, and our hearts would take wings like a sparrow. But that's life. We take each other as it comes. Never leaving the crumbs for tomorrow. As for me, all of my days, I'll spend them all with you. Oh, loving you would love to last a lifetime. If we could all leave something behind to be remembered by. Maria ang gumawa ng spoken word. Lahat sila mahihiya. Wala na. Hindi na nakapag-tigil. Ay, imagine ko yung baho nung remembered by. Diba? Palakpakan naman natin. Iba to. Okay. Thank you po. Ayan. Yung mga gwapo at maganda naging LBM Bent, tandaan po natin. Yun po ang moral of the story. Kaya, sa Facebook, may nagtatanong. Since kayo daw ang pinakamaganda at pinakagwapong mukha sa showbiz ngayon. Wow. Ano na ba secret? Ako yung nagpatanong. Sige, ano yung secret ba? How to be you po? How to be you po, Papa Ian? Oo, oh, how to be you. May ginagawa ka bang regimen bago ako matulog or something like that? Siyempre, no? Hindi ako magpapakita. Ayun, i-share mo naman. Siyempre, nag-eye cream ka, you take care of your skin, siyempre, you try to eat healthy, try to sleep, exercise. Pero most importantly, you have to believe that you are beautiful in your own way. Tandaan mo yan, you have to be beautiful. Yun ang paniwalaan nyo, maski na kayo lang. Diba? Diba? Hindi mo na ibang maniniwala kung hindi ka maniniwala. Tama, lukoy nyo sarili nyo. Hindi lang lang. Ikaw, Sir Ian. Pero gagawin ko na yan mula ngayon. Uy, ikaw, alam mo namang gwapo ka. Hmm? Wala, walang ganun. Alam niya. Ay, napapamacho lang siya. He knows. Alam mo bang gwapo ka, sir? Alam mo bang gwapo ka? Ba't ang kulit mo? Alam mo bang gwapo ka, Mr. Ian? Yes! So, alam niya! Ay! Can't take this anymore. Nakakakilig. Sa mga nakakapanood, ibang level pag personal yung napapanood. Meron daw bang new hobbies kayo na pinaglalaanan ng oras ngayon, bukod sa taping? Ako na tumatakbo na ako ngayon, dati hindi. Believe it or not. hindi, I'm beginning to like it. So, ayun. Nagsustrive ako na mas umaba pa yung distance na natatakbo ko, ganyan. And supposedly, noong Tuesday, dapat mag-first day ako ng flower arrangement class. Kaya nang sumama yung pangaramdam ko, so minimove ko siya next week. Bakit flower arrangement? Gusto ko lang. Interesado talaga ako. And dami kong gusto ma-achieve this year. So, isa yun. Gusto ko sa month of January, ma-achieve ko yun. Ang flower arrangement class. Matutunan ko siya. Wow! Saan pwede mag-order ng unang flower arrangement? I'll send you kapag... Talaga? Yay! Ibibigay natin sa mga nanonood sa atin ngayon. Oo, yay! Kapag ako. Yan, kapag lang mukha ko humingi. Sige, go! Ikaw, sir.
Ako naman lagi akong marami akong kung ano-anong hobbies, pero lately dahil nga sa sked, naka on hold pa nila. Dahil sa sked. May nagsasabi, lalo na kay Miss Bea, iba raw ang arrive mo ngayon. Alam ko lahat, mas lighter, sorry. Lighter, mas fun. Uh-oh. What brought about this change? I don't know. Baka naman ano, hindi ko alam. Baka naman kasi mas light din yung life ko ngayon. Mas masaya. Oo. No follow-up question. Pero meron sa online kasi may... Bakit daw po? Bakit? Bakit ako? Eh, wala. Kasi masaya naman. Masaya ako. Baby, masaya ako. Okay. Lahat nakangiti lang dito. Nakintay ng susunod. Naniniwala naman kami sa'yo. Oo, di ba? Naniniwala tayo dito. Ito, talking about love. Nakasulat po talaga, love daw ang susunod na question. How do you make love? Last. Wala ko, how do you make love? Last. Yung talaga nagulat ako eh. Yan po yung last question. Medyo nag-SPG na po talaga. Ay, nasa doctor ngayon naman, how do you make love? Love. At dami nagkaka-love sa ating ginagawa dahil meron tayo 2,800 likes. Grabe. Hi, bati kayo ulit sa kanila. Hello! Kamusta po? Mamaya na yung sasagutan, how do you make love last? Last. Okay. Huwag natin kakalimutan yung last. Mamaya natin pag-uusapan yun, how important daw is compromise in a relationship? Ay, importante yun. Importante. Ito, mas matagal na doon. Hindi, pero para sa akin, importante yun. Kasi yung magkaibang tao naman talaga kayo, magkaiba kayo ng kinatapihan, kadalasan, magkaiba kayo ng paniniwala, ng, di ba? Parang, it's very important that you compromise. Lalo na kung, halimbawa, yung taas ng feeling, di ba, when you're in love, when you're super in love, yung compromise yung mga ginagawa, kasi you do what the other person wants to do, nang hindi ka nag-iisip, kasi natural yun eh. Pero at some point, kapag nag-die down na yung high, yung feeling of being high in love, doon na papasok yung choice, and that's when you do compromise. Sir Ian. Yun nga, parang there's a very thin line there, an invisible line na you want to compromise, pero at the same time, ayaw mong masyado naman sobrang compromise that you're changing the person, yeah, or the person's changing you into becoming something, you know, someone else. Ayaw mo rin naman yun. Pero I guess, siguro mama, nakaramdaman mo na yun pag umabot sa ganun point, parang thanks but no thanks. Di ba? Parang wala. That's beyond that. Yeah. Sa character ni Anton, when is it the right, the best time na to move on from a failed love? Noong malinaw na sa kanya na hindi nga masagot ni Grace kung mahal pa niya si Anton. And hindi siya sure if I still want to be with you. I mean, that I think that's enough to move on. Yeah. So, when is it the best time to move on? Kapag siguro na-exhaust mo na lahat ng nararamdaman mo, kapag wala, kapag dumingin ka, when you look back one day, parang wala kang regret kasi alam mo, binigay mo lahat, na-exhaust mo lahat. Wow. Ganun ka ba magmahal? Mm-hmm. Bigay mo lahat. No more questions? Meron mo tayo questions from Facebook? Ang dami mga nanonood from iba't ibang country din eh. Ayun oh. Ang gwapo talaga ni Ian, crush na crush ko siya. Watching from Norway. Wow! Ang maganda at pogi, nice combination. Shout out po from Japan. Wow. Watching from South Korea. Hello Ian and Bea. Hello. Yeah. Hello daw. Ayan, meron. Oy ka. Hello. Ayan. Ito, fast talk. Pero ang twist nito, yung mga questions per Bea ang sasagot as if si Mr. Ian. So, pag ikaw ang magbibigay ng first word na maiisip mo for Bea. Ah, balik. Okay. Nag-prepare ka ng normal?
Hindi, nakibasa ko lang. Ako din nakibasa. Pinalitan natin, pinalitan din natin yung spoken word. Para. Okay. Okay. Para sir, it's a kung ano may isip ko. Kung ano kasi ba niya. Okay. Okay. Safe naman lahat. So, so for Sir Ian, for Bea. Okay. Fashion. Sexy. Hair color. Brown. Food. Kare-kare. Kasi alam mo, hindi yun naisip ko kanina. Kare-kare, hindi ko masasabi. Okay. Hollywood. Meryl Streep. Wow! Men's speech niya. We're just talking about it. Your broken heart and turn it into one art. Ang dali. O nga naman, pwede naman talaga. Makeup. Varda. Yung makeup artist. Book. Book. J.K. Rowling. Mahilig ka ba? Hindi ako basa. Okay. Acting. Meryl Streep yun eh. Okay. Superhero. Wonder Woman. Na old school ah, hindi bago. Yung old school Wonder Woman. Oo naman, I understand old bala. School. Yeah. Ah. Grabe siya. Okay. Tatanda ka ganyan. Magiging mami pa kita sa show. Grabe! Grabe ka lang. Bea Alonzo. One word that you can think of. Ikaw si Bea Alonzo. Star siya naman. Ah. So queen. The movie queen. Yes. Yeah. Thank you. For Ian naman. Okay. Sports. Paragliding. Paragliding. Sorry, nagprasahan. Ano yun? Paragliding. Okay. Search ko yan mamaya. Scars. Scars? Cars. Ah? Cars? Cars? Kala ko scars? Kasi... Sorry pa. Cars. Huh? Muscle car. Kasi relaxing. Country. Italy. Italy. Bakit? Oh, yun. Kasi parang chill, calm, parang ikaw. Ah, okay. Chill and calm. Musical instrument. Piano. Kasi nagpa-piano. Uh-uh. Okay. Snacks. Chocolate. Oh. Chocolates. Sweet. Bea Alonzo. Bea Alonzo? Uh-uh. Ay, Ian Veneracion pala. Ian Veneracion. Timeless. How would you... Ah, okay. Timeless. May bawi. May bawi, may bawi. Palakpakan natin. Meron pa bang babate? Bati ang portion pala ko eh. Hello po, watching from Hawaii. Ayan. Hello to Bea and Ian. Ang gwapo at ang ganda. I love you, Bea. From Riyadh. Hello, ganda at pogi. Yan ang market hi natin. Hi from San Diego, California. Ang dami from international viewers. Oh, my God. Hello po sa mga TFC subscribers. Manood po kayo ng I Love to Last sa TFC. Yay. TFC.tv. At kung saan-saan pa po, mapapanood niyo po yan sa maraming avenues ng ABS-CBN. Ngayon naman, meron tayong ano? Ito na. Bagong-bago. Fact Ganern. Alam na po nila. At saka sa mga nanonood, memorize na po ito. Paikutin lang. Tapos kung lalabas sa fact or sa Ganern, tapos kumuha. 3 each po. 3 daw. Ayan. 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 Fact daw. Fact. Hindi. Ganern. O sige, Ganern. Hindi ko alam eh. Sige na kayo na nga po magsabi. Ganun. Pagbuksan. Buksan mo dyan yung question. Ano color? Color po, yung pink po yung ganun. Tapos yung fact naman po yung blue. So ganun. Ayan. Ayan. Call sa camera and send signals. Oh eh, sabihin, my God! Nako! Pa, kunyari yung buying camera, pa-fall mo siya sa'yo. Make the camera fall in love with you. In 10 seconds. Yes.
Ito po. Ito. May countdown? Sige. Okay. 5 seconds. Kunwari siya si... Bigyan mo siya ng pangalan. Gusto mo talaga. Oh, wag, wag, wag. Stupid me. One, two... Baka actor's cue ulit eh. Sinabi lang may actor's cue eh. Actor's cue. Direct, sandali lang. Na? Eh, ano si Andeng ako sa akin? Sige. Hindi, kunyari yung babaeng gustong-gusto mo talaga. Yung babaeng crush na crush mo. Ano to? Flirting lang? Yes, oh, yes. Ano lang? Yung tipong hindi maihimate siya sa sobrang kilid. Ganon. Nang salita lang. Walang... Maski na smile okay, lang. Okay. Wala na lang. Kahit walang salita. Mamamatay yung mga ano. Okay, one. Mga nanonood. Papa. Ayan, ayan. Magunis dili mo kayo. Nag-break sa faculty room. Meron na po ba kayo ng nag-break mga sa faculty room? Meron na po ba kayo ng pang-maintenance? Handa po natin ang ovaries natin. Baka sumabog na naman po. Ay, sama ko sarili ko sa ovaries. Si ma'am. Props. Ayan, props. Okay. 5, 4, 3, 2, action! Ma'am, bakit 75 lang? Please, adjust nyo na yung grade ko. Huwag na kayong babalik sa class. Wala na lahat ng estudyante. Tayong dalawa na lang sa classroom. Please. Please. Ang hirap din eh. Ang hirap naman ng ganon. Tignan mo siya kilig na kilig mo. Ito po ang principal namin eh. Grabe. Iba yung fantasy. Grabe. Hindi lang bagsak yun. Valedictorian na after. Dahil kinuha yung program ko, hindi ko na alam gagawin ko. Grabe. Pak ganun. Miss Bea. Naku. Uy, tagoan niyo pa yung sleep. Ayan. Ay, bakit ikaw ang magbubulat, diba? It's supposed to... Why? Ito lang naman kami hindi dito. Wow! Hindi, pink nga eh. Pink and white. Say the alphabet song without moving your mouth. Kunyari ako yung mga hindi mo naiwan doon. Grabe. Ba't sa kanya parang fun? Isipin nyo na lang din, ini-LBM di makapagsalita. Yan. Galing! Ang galing! Ang galing, sino ba nakaisip nitong dare na to? Si kayo kaya gumawa? Ayan. Sige, go. Alam ko, it's not even moving. Sa next season po, magbabudget na po si TJ. What's your favorite sleeping position? To the edge of the bed. Ano? Fetal position? Side. Hirap na question ah. Fetal position. Che-check ko pa ulit. Dami. Hirap pa. Ako ba natutulog ganun eh? Fetal position. Ano yung fetal na ganun? Parang fetus. Ah, okay. Hirap? Yan, okay. Fact. Naniniwala ka ba sa tula, horoscope, feng shui, why or why not? Nakaka-entertain siya minsan, pero hindi ko talaga 100% pinafollow yun or pinaniniwalaan. Kasi mas matindi pa rin yung faith ko. Ano yung pinaka-nakaka-entertain na hula na sinabi sa'yo, nabasa mo? Or... Yung talagang tawang-tawa ka? Ano nga ba? This year? Mm. This year? Sabi na may nagsabi sa akin ng negis.
May nagsabi sa ano friend ko, parang I will get my heart broken now this year. Sabi daw somewhere. Hindi pinanin. Hindi tama totoo yun. Tama, hindi totoo yan. Hindi pwede. Okay, sir? So talo, hindi mas umiikot eh. Oo, kayo na lang bahala. Okay. Palitan niyo na nga yung ano. Sinong fictional character ang sana totoo na lang? Sino? Wonder Woman. Yung Northwood School. Sino yung sa New School? Sino yung... New School? Sino yung naka... Recently? Yung leading lady ni DiCaprio, si... Ah, si ano, Margot Robbie. Ay, for ano ba yun? Yung character niya. Sa Wall Street? Wolf of Wall Street? Yung character niya sa Super Ah, si ano? Si Harley Quinn. Sana totoo siya. Sana totoo. Gusto niya talaga yung mga grip. At least, sinusunod pa rin ni Bea. Thanks po sa support. Yes, thank you po sa pag-support. Sa fat ganun. Sige, pili na lang kay iba. Alam mo, ano ang pinaka matindi mong sana? Maganda rin ang pala. Okay, quiet. Yung ampada, ano na yun, no? Puno na ng hugot eh. Oh, hirap. sana? Pinaka matindi ah. Iba yan, ang hirap naman. Iba yung mga pampasok sa puta ko. Iniisip kong i-sugar ko ito. Pampasok sa isip ko sa totoo lang. Pinakamatindi kong sana. Sana. Sana may control ako sa nararamdaman ko. Always. Ano ba yan? Parang may I'm in trouble. I think I'm gonna get in trouble. Hindi, ang ganda nga eh. So bago tayo magtapos, thank you. At bago tayo magtapos, sasagutin na natin ang ultimate question. Ano? How do you make love last? How do you make love last? Siguro, sa respeto. Siguro dapat yung foundation ng respeto at pagkakaibigan. Yes, same. Yung love and kilig, sometimes it's there, sometimes it's not there, but yung respect is always there. Hindi pala natin napag-usapan ang Germany. Kamusta ang Germany shoot? Masaya ang lamig-lamig love. Sobrang ganda. And napaka-scenic. Oo, meron kaming pinuntahan doon, parang siyang Christmas village, yung Rottenberg. Sobrang akong na-amaze kasi parang ako nasa isang museum. Parang Christmas museum, pero totoong town siya. Ganun. Mas madali ba talaga ma-inlove sa Germany? Siguro kasi kailangan ng kayaka. Kasi malamig. Kasi malamig. Holding hands. Thank you. Palakpakan po natin. Few words, parting words for everybody na nanonood. Oo, maraming salamat po sa lahat na nagbibigay ng comments, sa tweet, nagko-comment sa Instagram at sa ibang social media sites tungkol sa A Love to Last. Thank you and please continue to watch A Love to Last every night and after Permit. Maraming pang mas nakakakilig na mangyayari. Thank you very much. Abangan nyo po. Sana tuloy-tuloy yung subaybayan. A Love to Last. Yay! Thank you, Anton and Ben. Again, maraming salamat for joining us sa Star Creative Chat with A Love to Last. Thank you! Yay!